Kumusta mga grade 8 student? Welcome sa School Career 101. Sa video na ito ay pag-aaralan natin ang tungkol sa grade 8, araling paglipunan, kasaysayan ng daigdig, aralin 7, mga anyong lupa at anyong tubig. Bago muna ang lahat, kung bago ka sa aking YouTube channel, huwag kalimutan na mag-subscribe sa School Career 101 para sa mga future aral videos sa Grade 8 Araling Panlipunan Kasaysayan ng Daigdig o mga future Araling Panlipunan Crash Course. Magsisimula tayo sa ating aralin, Aralin 7, mga anyong lupa at tubig. Ang aralin na ito ay bahagi pa rin sa pag-aaral natin sa heograpiya bilang salik na nakakaapekto sa kasaysayan. Bahagi rin ang aralin na ito sa pag-aaral natin pagpapatuloy nating pag-aaral sa katangiang pisikal ng daigdig. Ang anyong lupa at ang anyong tubig ay isa sa bahagi sa aralin nito. Magsisimula tayo. Tinatawag na topografiya ang pisikal na katangian ng isang lugar o rehiyon. Sa pagdaan ng mga panahon, ang mga tao ay natututong makiangkop sa kanilang kapaligiran. Ibig sabihin, malaki ang ginagampanan ng topografiya sa paghubog ng ating kasaysayan. Narito ang ilan sa halimbawa. Makikita natin sa kasaysayan ng sangkatauhan ang malaking kahalagahan ng topografiya at papel nito sa ating kasaysayan. Makikita na sa kauna-unahang kabiyasnan ng daigdig, karamihan rito ay umuusbong malapit sa lambak ng mga ilog. Ilan sa mga ito ay ang mga lambak ng Tigris-Euphrates, Indus, Huanghu sa Asia at lambak ng ilog Nile sa Africa na magiging aralin natin sa mga sumusunod pa na panahon. Ngayon ay pag-aaralan natin ang iba't ibang uri ng mga anyong lupa at anyong tubig sa daigdig. Isa sa mga tanyag na uri ng mga anyong lupa ay ang mga bulubundukin. Narito ang iilan sa mga sikat na mga bulubundukin sa ating daigdig. Kadalasan, nagtataglay lamang ng maliit na populasyon na ang mga bulubundukin o mabubundok na lugar. Kapansin-pansin ang pinakamataas na bundok sa buong daigdig ay matatagpuan sa Asia, tulad ng Everest, na umaabot ng 29,028 ang talampakan o 8,843 metro. Samantala, ang pinakamataas naman na kabundukan ng kontinenteng Africa ay ang Kilimanjaro na umaabot ng 19,340 talampakan o 5,895 metro. Sa Europe naman ay ang Elbrus sa Russia na may taas na 18,510 na talampakan o 5,642 na metro. Narito sa talahanayan na ito ang mga pinakamataas na kabundukan sa daigdig. Ito ay sinusukat batay sa taas sa metro at aalamin din natin ang kanilang lokasyon. Of course, ang pinakamataas sa lahat ay ang Mount Everest. Ito ay may taas na 8,848 at ito ay makikita sa pagitan ng Nepal at Tibet. Ang pangalawa ay ang K-2 na may taas na 8,611 at ito ay matatagpuan sa bansang Pakistan. Pangalawa ay ang Kangchenjunga na may taas na 8,586 at ito ay makikita sa pagitan ng Nepal at India. Ang susunod ay ang Lhotse na may taas na 8,511 at ito ay makikita sa bansang Nepal. Ang sumusunod ay ang Makalu na may taas na 8,463 makikita sa pagitan ng Nepal at ng Tibet. Ang Chu-Oyu na may taas na 8,201 ay makikita sa pagitan ng Nepal at Tibet. Ang Daulagiri ay may taas na 8,167 at ito ay makikita sa bansang Nepal. Ang Manaslu ay may taas din na 8,163 at makikita din sa bansang Nepal. Ang Nanga Parbat ay may taas na 8,125 at ito ay makikita sa bansang Pakistan. Ang panghuli ay ang Annapurna na may taas na 8,091 at makikita sa bansang Nepal. Bago
Pagkatapos nating matalakay ang tungkol sa mga anyong lupa sa daigdig, ay magpapatuloy tayo sa pag-aaral naman sa mga anyong tubig. Tandaan na matagal ding panahon na apat na karagatan lamang ang kinikilala sa daigdig. Ito ay ang Pacific, Atlantic, Indian at Arctic. Ngunit noong 2000 lamang, itinakda ng International Hydrographic Organization ang isang panibagong karagatan na pumapalibot sa Antarctica, ang Southern Ocean na umaabot hanggang 60 degrees latitude. Ngayon, tatalakayin natin bawat isa ang mga karagatan batay sa lawak, average ng lalim at ang pinakamalalim na bahagi nito. Una ay ang Pacific Ocean. Ang Pacific Ocean ay may lawak na umaabot na 155,557,000. Ang average na lalim nito ay umaabot ng 12,926 na talampakan. Pinakamalalim na bahagi ng Pacific Ocean ay ang Mariana Trench na umaabot ng 35,840 na talampakang lalim. Sumusunod dito ang Atlantic Ocean. Ang Atlantic Ocean ay may lawak na 76,762,000 kilometro kwadrado. Ang average na lalim sa talampakan ay 11,730. Ang pinakamalalim na bahagi ng Atlantic Ocean ay ang Puerto Rico Trench na umaabot ng 28,232 na talampakang lalim. Sumusunod dito ang Indian Ocean. Ang Indian Ocean ay may lawak ng 68,556,000 kilometro kwadrado. Ang average na lalim nito ay umaabot ng 12,596 at ang pinakamalalim na bahagi ng Indian Ocean ay ang Java Trench na umaabot ng 23,376 na talampakang lalim. Sumusunod dito ang Southern Ocean. Ang Southern Ocean na may lalim na 20,327,000. Ang average na lalim ng Southern Ocean ay umaabot ng 13,100. Tandaan na mula 4,000 hanggang 5,000 metro o 16,400 talampakang lalim ang katimugang dulo ng Sandwich Trench. Ang talampakang lalim ay umaabot ng 7,235 metro. Ang panghuling karagatan ay ang Arctic Ocean na mayroon lamang lawak na 14,056,000. Ang average na lalim nito ay umaabot ng 3,407 at ang pinakamalalim na bahagi nito ay matatagpuan sa Eurasia Basin na may lalim na 17,881 talampakang lalim. Yun ang ito ang mga sumusunod na karagatan ng ating daigdig. Ngayon ay tatalakayin natin ang ilan sa mga notable or pinakamalalim na mga bahagi ng ating mga karagatan. Matatagpuan sa mga karagatan ang pinakamalalim na bahagi ng ating daigdig. Pangunahing talaan ay ang Challenger Deep sa Mariana Trench na nasa kanlurang bahagi ng Pacific Ocean. Iba pang malalim na trench ay ang Puerto Rico Trench sa Atlantic Ocean. Nandyan din ang Java Trench sa Indian Ocean at ang Eurasia Basin ng Arctic Ocean. Marami pang dagat na matatagpuan sa daigdig na kadalasang bahagyang napapaligiran ng mga lupain. Pinakamalaking dagat sa daigdig ang South China Sea, Caribbean Sea at Mediterranean Sea. Ngayon ay natapos na nating talakayin ang mga aralin at mga dapat tandaan tungkol sa mga anyong lupa at anyong tubig ng ating daigdig. Sana ay lubusan mo itong naintindihan. Ngayon, narito ang mga gawain sa pagkatuto. Kumuha ng isang buong papel at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Unang katanungan, ano ang halimbawa ng mga anyong lupa at tubig na makikita sa ating daigdig? Ibigay ang kompletong lokasyon nito. Magbigay ng dalawa para sa anyong lupa at magbigay ng dalawa para sa anyong tubig.
Pangalawang katanungan, bakit maiugnay ang pamumuhay ng tao sa anyong lupa o tubig na kanilang pinaninirahan? Pangatlo, paano nakakaapekto ang mga anyong lupa at tubig sa pangudlad ng kabuhayan ng mga tao? Maraming salamat sa pakikinig. Sana ay lubusan mong naintindihan. Pwede mong panuorin ulit kung may mga bagay ka na hindi masyadong nakuha or may mga bagay ka na na-missed sa aralin na ito. Iniimbitahan din kita na mag-binge watch mula aralin 1 hanggang sa aralin na ito para ikaw ay makapag-review ng maayos para sa grade 8 araling panlipunan. Maraming salamat and don't forget to subscribe sa School Career 101. Click the icon and then click the playlist section at i-add mo na sa iyong official playlist ang grade 8 kasaysayan ng daigdig, lalo na kung ikaw ay isang grade 8 student. Magkita-kita tayo para sa aralin 8.